Okay, mga kapatid, kamusta po kayong lahat dyan? Dito po tayo, turo ko po sa inyo kung paano magkasan ng piston with basic principle. Okay, mga kapatid, meron na pa ako naikasa rito na piston ring. Ito po. Ikasa na natin. Kailangan na lang lagyan ng connecting rod. May bago po tayong connecting rod bearing dito. Ito po, standard. Pag sinabi pong standard, hundred percent po, hindi pa na ano, makakain yung crankshaft. Yan po. Makita ko lang po sa inyo. Ah, hindi makita. Yan po. Ayan na, ano na po natin yan. Paglagay po nito, kita nyo po itong konya dito sa housing niya rito. So, kailangan itutok nyo lang po ng ganyan. Tapos push on here para di po magasgas yung bearing. Yan po. At don't forget po ang oil. Always remember po. Lagi ko po sinasabi sa video ko. Any kind of machine, any kind of motor, as long as a moving parts, the oil is light. So, lagi nyo pong lalagyan ng lubrication. Kahit anong klase po, basta machine, talking about the metal or talking about the machine at a moving, para kasi po yung cost ng friction po hindi natin maiwasan yan eh. So kung may lubrication siya, tagal pa ang buhay niya. Pati po liner, lagyan natin para madali po yung pasak at the same time meron na po siya nitong bagas tagal pundo po ng langis para sa pag-start po hindi kaagad mahirapan. Yan po. Tsaka pa paglalagay po ng isang piston po, meron po siyang principle for facing toward on the front. So dahil ito po ay pare-parehas ng halos magkakamukha po, halos magkabigsing bigat ng ano, face side to side. So tinandaan ko po, ito pong dawil niya facing toward to the front. So eh, dahil induced as po yung front ng block, so lagay po natin na ganyan. Pero meron pong ibang mga connecting rod at saka piston po na may mark na po sila, kasi walang mark eh, na naka-indicate kung saan siya nakaharap, kung saan ang facing niya. At sa mga connect sa cup po, hindi po pwede basta-basta lagay ng lagay kung saan nakaharap, kasi yung ibang cup po mas mabigat po ang isang side. So counterbalance po 'yon. So pag nagkamali ka po ng lagay doon at sa pag-cycle po ng makina, maari pong maapektuhan yung loob natin internal. So kailangan po matandaan natin kung pagbaklas natin, alam natin kung saan nakalagay, kung saan nakaharap, ibalik na rin po natin sa old position po para hindi naman tayo mahirapan at di rin tayo ma-back job. May iwasan natin yung back job eh. Yan po. At sa piston ring po, pakita ko po sa inyo. Ito pong piston ring, naiset ko na po to. May bago po ako rito. Simple, ano lang po, tutorial. Hindi po tayo pwedeng kasa ng kasa. Ako po sa inyo ha. Either, ito pong piston natin, hindi po tayo pwedeng lagay ng ganyan or pabaliktad. Lahat po ng piston ring, merong
naka-mark na top or kung wala man pong nakasulat na top, may dot po yan, engraved sa ganito. Kung saan yung engraved, yun po ang position ng top. Kung wala naman pong engraved at wala nakalagay na top pero may number, part number, yun po ang top. So every piston po, tatlo ang ring. Ito po yung tinatawag na compression ring sa top po. Ayan, compression ring, scraper ring, and oil control ring. Lahat po yan is may kanya-kanyang trabaho. Ang oil control ring po, isa pong nag-ano ng supply ng oil dito o nag-hold para po dito. Kung makikita nyo po itong mga engraved-engraved ng piston na to, dyan po tumutulay ang oil para po sa friction ano nya po. So kung walang supply ng oil, maaaring madali kaagad ang i-sleeve natin itong liner or itong piston. Itong compression ring to hold the compression po. Para sa pagputok po, hindi kaagad umano ang compression ninyo po. Scraper ring. Scraper ring po yung tagalinis natin. Kaya nga po tinabla scraper eh. Pero sa paglalagay po nito, compression ring, kung ang lagay mo ay paganyan, ito pong gatla, ayan, dugtungan. Ganyan, dapat opposite niya po yung scraper ring. Tapos scraper ring, opposite po dito sa oil ring. So hindi po sila laging magkaka same like that. Like that. Kita niyo po, ayan. So lagi ko pong sa dapat po ganyan, tapos ganyan. Para maiwasan ang leaking leakage po. So, ikakabit na po natin ang piston. Alam po tayo ng rubber mallet para hindi naman mahirap basag. Maaari po kumuha kayo ng katulong kasi hindi po pera po ng nag-iisa. Dito po kasi ngayon sa 30, so depende po kung pasok yung iba. Yan po, kakasako na lang po. Abangan nyo lang po ang susunod na ibibideo ko. Isa pa po, lahat po ng makina po, same principle po about sa internal. Nagkakaiba lang po yan about the timing. So kung ang maliliit po, pare-parehas lang po yan. Basta sabi ko nga po sa una, tandaan nyo lang po kung paano nyo binaklas na posisyon, ganun yung posisyon din po ibabalik nyo. Kung bago naman po, titingnan nyo po, may mga marking yan. May mga mark yan, kung saan sila facing towards. Kung wala naman po, tingnan nyo lang yung luma, compare nyo sa bago.
ganun lang po tayo. Pero kung kabisado nyo na, why not? Pero sa nagsisimula po, big help po itong sinasabi ko. Okay, so the video po, ano ko sa inyo paano magkasa ng head at ng pagka-timing ng injection pump. Ito po nga po pala ay 3406B, 1993. So almost dikit na po itong hindi nga paandar. So inaano lang natin as a project. Thank you so much po!